Nasisigla po yung ating mga sisiyo, guys. So, ngayon, bibigyan po natin yan sila ng antibiotic kasi may napapansin po akong mga halak. Hindi naman po lahat, pero kailangan po natin agapan yan. Saka magbibigay na rin po ako ng pagkain. Yo guys, what's up? Magandang araw. So for today's video, mga idol, magpagkain tayo ng mga sisiyo saka magbigay tayo ng gamot. So yun guys, 4:30, gantong oras po kasi ako makapakain ng mga sisiyo ko. 4:30, ayan pa yung mga sisiyo ko. 50 heads po yan guys, day 8 na po nila ngayon. Magandang balita guys, kasi sa day 8 hindi pa po tayo nagkaroon ng mortality. Ayan po, masisigla po yung ating mga sisiyo. Ayan, masisigla po yung ating mga sisiyo guys. So ngayon, bibigyan po natin yan sila ng antibiotic kasi may napapansin po akong mga halak. Hindi naman po lahat, pero kailangan po natin agapan yan. Saka magbibigay na rin po ako ng pagkain. So ayan, tatanggalin po natin. Tatanggalin po muna natin to. Excuse me lang po mga idol. Kasi bibigyan din natin yung... Medyo busog pa to sila guys, kasi binigyan ko to sila ng pagkain kaninang tanghali. Kasi gutom na gutom talaga sila guys, binigyan ko sila kaninang umaga. Pagka tanghali, medyo nagkulang sila. Kaya binigyan ko ulit. So, kaya ngayon, medyo busog pa, pero kailangan pa natin bigyan para hanggang mamayang madaling araw o hanggang mamayang gabi. Kasi ang style po kasi ng pagkain ko dito guys, only feeding. Ayan. Masama po ang panahon ngayon mga idol. Mga ka-farmers muna tayo ngayon kasi hindi tayo nag-vlog sa pag-adventure kasi si Mr. Crab hindi pa makapag-vlog. Ay, makapag-vlog na pala siya kasi tayo lang hindi makapunta doon sa kanya. Baka next week kapunta na naman tayo doon sa kanila. Sasama natin sa pag-vlog sa panghuli ng alimango. So sa ngayon, farming muna tayo. Dito muna tayo sa sisiyo mag-focus. Ayan. Medyo masama po ang panahon ngayon guys. Kasi umiinit, umulan. Sensitive po yung ating mga sisiyo. Medyo sensitive po ang mga sisiyo ngayon. Lalong-lalo na. Kanina ng umaga, lakas ng ulan, tapos umiinit na naman, tapos umuulan na naman, tapos umiinit na naman. Kaya dyan po nagkakasipon ng ating mga sisiyo. Ayan. Hindi ko may balang magigil. Ayan. Tatanggalin muna natin to. Itong kanilang kainan. Ayan. Alright. Ayan mga idol. Talim. Nakakatanggal po ng stress pag nakikita mo silang masisigla. Yes, ayan mga idol, masisigla po yung ating mga sisiyo. Medyo may napansin lang ako sa kanila na halak simula kahapon. Nagbibigay na po pala ako sa kanila ng Primoxel kahapon mga 5 PM, nagbigay na ako. Tapos kaninang umaga, nagbigay ako ng plain water. Tapos ngayon naman, magpa-5 na, magbibigay ulit ako ng Primoxel antibiotic po para sa gamot, sa mga halak, sa sipon. Bali, 2 araw na ngayon sa ating pagbibigay ng antibiotic. Magbibigay tayo 3 araw. Tapos, pagkatapos ng 3 araw, magpapainom na naman tayo ng plain water. Pagkatapos, vitamins. Ayan. Ito lang ginagawa ko idol, nilininisan ko yung kainan nila, gawa po sa bamboo. Hinati ko lang po sila tapos diyan po nilalagay yung feeds kasi kaysa naman sa bibili ka ng feederer, kagastos ka na naman, may marami namang mga bamboo dito, pwede mo lang diskartehan. So ito, nilinisin ko to. Ito yung drinkers nila.
dalawa lang muna yung nilagay ko kasi maliliit ka lang naman to eh. So, yun guys, yung ano pala natin, yung tawag nito, yung ano pala natin guys, yung ating bidding, medyo marami ng ipot nila. So, kailangan talaga natin itong lagyan ng ipa. Ito po yung ipa natin. So, hindi po ito feeds ha. Ipa po ito. Ayan. Ayan sa palay. Hinihingi ko. Ay, binili ko pala ito. 30 pesos. Kasi libre na. Bali, inutusan ko po yung habal-habal na manguha ng ganito, ipa. Tapos binabayaran ko ng 30 pesos sa isang sapo. Kaysa naman, ako pang punta doon, tapos magbabayad pa ako sa pamasahe. So ang ginawa ko, sila na lang inutusan ko para kumuha ng ipa at bayaran ko ng 30 pesos. Hindi pa ako mapagod. Ayan, shoutout sa umili nito, sa habal-habal. Hindi ko alam kung anong pangalan doon. Maraming salamat. So ito guys, medyo makapal-kapal na itong ipot nila. Dadagdagan ko na lang ulit ito ng ipa para matuyo po sila. Para matuyo-tuyo. Tapos yung ano nila, yun, ito, lalagyan ko lang ulit ng ipa. Bali, dadagdagan ko lang para matuyo itong mga ipot-ipot nila. Excuse me. Ito lang ginagawa ko guys. Kuha lang tapos okay lang to na. Konti-konti lang. Ganyan. Ito layo. Ayan, dinadagdagdag. Ayan. Dinadagdagan ko lang para na matuyo yung mga ipot nila. Maganda to guys kasi hindi nilalangaw itong ating mga ay itong ating brooding pen. Hindi po talaga wala ka talaga makikita ng langaw dito kasi hindi po maamoy dahil dito sa ipa. Ito yung nakaganda sa kanila. Ay, ito yung nakaganda sa ipa. Hindi mabaho yung poultry mo. Saka hindi merong langaw, hindi naman talaga maiiwasan yung langaw. Pero hindi gaanong marami. Dito wala ka talaga makikita ng langaw dito kasi ano pa lang to. Hindi pa naman mabaho itong ipot nila. Ganyan lang. Ganyan lang. After nito, bibigyan ko sila ng pagkain. So, medyo mahaba na yung video pagkatapusin natin to. Ika-cut muna natin. Tayo maglagay ng ipa. Ito pala guys, bali hanggang 5 days lang po ito guys. Tinatanggal ko na po ito lahat. Papalitan ko na naman sila ng bagong ipa kasi yung ilalim niyan basang basa na po 'yan. Tas yung init, yung ang absorption nila basta. Yung ilalim dito guys, medyo basa na 'yan kaya kailangan mong palitan ng bagong ipa na naman. Sa unang araw, palitan mo, lagyan mo ng bagong ipa. Pagdating ng dalawang araw, dagdagan mo na naman. Tapos pag pangatlo, dadagdagan mo na naman. Pangapat, dadagdagan. Panglima, tanggalin mo na lahat. Palitan mo na naman ng bagong ipa. At lagyan ng bagong sapin. Kasi yung ilalim niyan, basa na po yan. Yung iba, inuukod na kasi yung may mga langaw, syempre. Ayan, magpakain na tayo guys. So guys, ito na lang natira sa feeds ko. Unti na lang. Ito pong feeds ko guys. Chick booster po ito. Hanggang 10 days lang po ito guys. Ngayon sa akin, 8 days lang naman. Sa 15 kilos ko guys, good for 10 days. Chick booster. Chick booster po itong feeds ko. Sa
sa 50 heads po guys, itong 15 kilos na chick booster, good for 10 days. So ito, malapit na po itong maubos. Tinatsansa ko lang po sila. Bali, 6 na ganito sa isang araw. Basta sa 15 kilos guys, good for 10 days po yun. 50 heads na sisew, 50 heads na sisew, plus 15 kilos na chick booster, good for 10 days. So yun, sana po maintindihin. Intindihin nyo na lang po guys. Yun. Sa waterer naman tayo. Lagyan ko na po ito ng antibiotic. Ito pala yung antibiotics ko guys. Ito, Vitamin Pro yung gamit kong vitamins. Tapos yung antibiotic po, Primoxil. Yan. Mabisa po ito guys. Ito po ay binibigay ko sa isang sachet po na ganito, 5 grams. Nilalagay ko po sa isang galon. Tapos binibigay ko sa kanila. Yan. Ito kasi yung terrier ko. Tapos ito, 5 grams. Nahati ko lang po ito sa dalawa. So, bago ang lahat, hugasan ko muna ito guys. So, itong isang sachet na Primoxil guys, itong dalawa, isang galon po ito. Bali, hahatiin ko ito sa dalawa. Ito guys, bibigyan ko na sila ng pagkain. Dali, mahal natin ito eh. Kailangan natin pagkainin ito ng pagkainin. Dali na pagkainin. Tignan niyo guys. Diba? Ang tatakaw nila. Tignan na rin. Medyo matatakaw na po sila guys sa ganitong edad. Zoom tayo, doon. Guys, sinasabay ko lang to sila sa ano? Sinasabay ko lang yung pagkain nila saka yung iniinom. Yan lang po. Ganyan lang po yung ginagawa ko guys. Yan, iinom po yun sila agad. Kahapon guys, medyo madilim ngayon. Kahapon guys, medyo marami akong nakikitang umahalak. So, means
sintomas po yun na masisipunin sila. Kaya binigyan ko na sila agad ng antibiotic. Kanina ng umaga, ngayon, medyo ilan na lang yung nagkahalak. Maganda naman talaga itong Premoxil. Hindi po ako hindi po ako nag-iindurso ng Premoxil, pero maganda po talaga sa kanila guys, kasi kahapon marami po talaga akong naririnig na kumahalak. Ngayon, bihira na lang ako makarinig, medyo may ilan lang. Pero hindi talaga tulad kahapon na sobrang daming halak. Ngayon, medyo hindi na ako masyadong nakakarinig ng halak. So yun guys, yan po ang aking 50 heads. 8 days na po nila ngayon. Medyo maganda naman yung paglaki nila. Hindi naman talaga may iwasan na may mapag-iwanan, pero hindi naman masyadong napag-iwanan. Hindi, wala naman akong nakikita na bansot, yung sobrang liit. Bueno, may maliit, pero hindi naman masyadong maliit. Talagang hindi katulad sa iba na matatakaw na malalaki talaga. Yung iba, nakakahabol naman, pero hindi naman sila matatawag na bansot. So, yan. Sa 8 days po natin mga ka-farmers, hindi po tayo nagkakaroon ng mortality. Kasi maganda po yung sit-up sa brooding pin. Hindi sila nalamigan. O hindi sila nilalamig. So, ibig sabihin, maganda yung handle natin sa 50 heads na sisiyo. So, sana magtuloy-tuloy na ito at it strict no mortality. Sana ay magtuloy-tuloy na to. Maganda kasi hindi na kahit pagod tayo sa pag-aalaga sa kanila, pag nakikita natin sila na masisigla, nawawala yung pagod natin. So, ayan. I-update ko kayo ulit guys sa susunod natin na vlog dito sa ating sisiyo. Ganun lang po guys, ganun lang po yung ginagawa ko sa 50 heads ko guys. So maraming salamat pala kay sa ating cameraman, si ikapatid ko, Jonel. Ito yung ating cameraman ngayon, kaya maganda yung kuha natin sa ating pag-video. Yan, napapasyal kasi siya dito sa bukid, kaya ito yung hinire muna natin na cameraman. Yan. Maraming salamat po pala sa ating ka-YouTuber din, G-Tips. Kung gusto nyong maraming matutunan sa pag-aalaga ng broiler, panoorin nyo po yung YouTube channel niya, G-Tips po. Maraming salamat sa inyo, Idol, kasi si G-Tips guys, nagre-reply po talaga ng mga comment yan at nagbibigay din ng idea paano alagaan ng maayos yung ating mga broiler. Medyo mabango ito yung ngayon guys, yung mga ipot. So, yan guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood at huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at pindutin niyo po ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong upload. So, hanggang dito na lang po yung video natin guys. Kung nandito pa rin kayo, maraming salamat sa panonood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe. So, sana po i-supportahan niyo po ang aming munting channel. Sa mga nakapag-subscribe po, maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan i-like po ang ating video. Saka pindutin niyo po ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming mga future video. So, alright. Hanggang dito na lang guys. Abangan niyo po guys yung aming susunod na update dito sa aking 50 heads broiler farming adventure. So, alright. Bye-bye!